sa pusong nagsusumikap ay walang imposible. Rafael pursued his love for Charmaine. Kahit na may pagkamakasarili, ang pagmamahal niya ay pinilit pa rin niyang maitali na sa kanya si Charmaine. We are gathered together on this day to witness and celebrate the marriage of Rafael and Charmaine. We come together not to mark the start of a relationship, but to acknowledge the strength, a bond that already exists. This ceremony is a public affirmation of that bond and as their dearest family and friends. It is our honor and privilege to stand witness to this event. This day is made possible not only because of your love for each other, but through the grace and support of your family and friends. It is our hope that our fulfillment and joy in each other will increase with each passing year. Marriage is a commitment in life, where two people can find and bring out the very best in each other. It offers opportunities for sharing and growth that no other human relationship can equal. A physical and emotional joining that has the promise of a lifetime. Charmaine is now Miss Soto. Para siyang robot na naging sunod-sunuran na lamang sa pangyayari. Sa harap ng simbahang Katoliko sa Paris ay naikasal sila. Si Rafael na yata ang pinakamasayang lalaki ngayon sa isang mundo dahil pakaramdam niya ay daig niya pa ang tumama sa loto. Kabaliktaran nga lang kay Charmaine. Buhat na nagsimula kasi ang seremonyas ng kasal ay pirmis lang itong nakasimangot hanggang sa reception. Walang nakapansin na ekspresyon ng mukha ni Charmaine dahil masaya ang lahat sa kasal nila. Maging ang mga magulang ni Rafael ay tuwang-tuwa. Tanging si Rafael lamang ang nakapansin kay Charmaine, ngunit isiniwalang bahala na lamang niya. Rafael's point of view. Everyone congratulated me and saying best wishes. Simple lang ang naging kasal namin dahil nasa 15 lang ang mga nag-witness. Kahit na intimate wedding lang ay naging masaya naman ang kasal namin. Lahat ng kamag-anak na dumating ay masayang-masayang umuwi. Lahat sila'y botong-boto kay Charmaine. Papunta na kami ngayon sa isang sikat na Caribbean cruise dahil doon kami mag-honeymoon. Ang totoo, hindi ko alam kung may honeymoon bang magaganap dahil parang wala sa loob ni Charmaine na magpakasal sa akin. Wala siyang kasigla-sigla. Simangot na simangot siya during our wedding at alam kong walang hot night na mangyayari sa pagitan naming dalawa. Babe, kamusta? May masakit ba sa'yo? I tried to open some conversation for us habang papasakay kami sa barko. Inakbayan ko siya dahil malaya ko na yung gawin. Mag-asawa naman na kami at dito na ako nakaramdam ng kapanatagan. Finally, sa akin na siya. As I expected, hindi niya ako kinibo. Hindi na ako nagpumilit na kausapin siya dahil alam ko naman na hindi niya ako gustong kausap. Para nagsasalita lang ako sa hangin. Nang makapasok na kami sa aking kwarto, ay hinayaan ko na lang muna siya na mag-ayos ng kanyang mga gamit. Pinagmamasdan ko lamang ang kanyang pinong kilos, ngunit kakaibang init ng hatid noon sa akin. Napalunok ako dahil may kakaibang dating sa akin ang simple niyang pagkilos. Kagad na akong tinitigasan gawa ng pirmis lang ako nakatingin sa kanyang bandang puwetan. Ah, I want to grab her waist. I want to pull it to mine and rub her my hungry dick. But I can't move. Hindi naman siguro masama kung gawin kong iniisip ko dahil mag-asawa na naman nga kami. Sa ngayon, hahayaan ko na muna siyang mamahinga para may lakas siya mamaya. Kinagabihan, niyaya ko siyang kumain dito sa loob ng barko sa isang high-end restorito. Nagpubook ako ng isang romantic dinner dahil ito ang unang gabi namin bilang isang ganap na mag-asawa. Babe, are you ready? Let's go? Tanong ko sa kanya matapos ko mag-BS. Nasabihan ko na siya kanina kaya alam na niyang may date kaming dalawa. Nakasuot siya ng satin white dress na hindi lalagpas sa tuhod. Nakalugay lang din ang alun-alun niyang buhok at nude color ang shades ng lipstick niya na bumagay sa pagiging inosente ng images niya. Thank you Lord for giving me a wife like this. Tipid na ngiting tinugon niya sa akin at sabay sabing, yes, ready na ako. Tipid din niyang tugon. Napabugan na lang ako ng hangin at nilahad ang palad ko sa kanya at saka siya niyayang lumabas na. Tinanggap naman niya kaya magkahawak kaming naglakad patungo sa isang fine dining restaurant. Okay naman siya, kaso lang nararamdaman kong kasama ko nga siya, kaso lumilipad ang isip niya at ito ay dahil kay Jacob. Malayo na ako sa kanya, ngunit nagawa niya pa rin kaming guluhin. Well, sorry na lang kasi dahil hindi na niya makikita si Charmaine dahil gagawin ko lahat para hindi na sila muling magtagpo.
Gagawin kong lahat ng paraan na alam ko upang tuluyan na siyang makalimutan ng babaeng mahal ko. Samantala, tinatatagan ko na lamang ang loob ko. Ginusto ko kasi ito kaya paninindigan ko. Masakit man sa akin na natapos kaming kumain ng hindi nag-uusap, as in, niha, niho, wala. Kulang na lang ay mag-aya na siyang umuwi sa pinapakita niya sa akin ngayon. Pero nandito na ako sa tagumpay. Nasa akin ang lahat ng karapatan dahil asawa ko na nga siya kaya ano ba naman itong simpleng plinano ko para magkabuhay ang gabi namin. Nang magpaalam kasi siya na pupunta ng banyo ay sinimplehan ko rin tawagin ang waiter. Tonight is our honeymoon. I wanna make it special. Can you please drop this hair wine to make our night extra hot? Wika ako sa waiter. Inilibot ko sa kanya isang liquid substance na may epekto na nakakapagpabuhay sa libido ng babae. Matagal ko nang binili ito para magamit niya sa gabing ang ito. Ewan ko na lang kung hindi siya umungol ng malakas mamaya sa kama. Siguradong akong siya pa ang mag-aaya sa akin na may mangyari sa kama. Pagbalik niya galing restroom ay muli siyang naupo sa tapat ko. Kinamusta ko kung nagustuhan niya ba ang mga in-order namin at sumagot naman siya ng oo. Tinanong ko rin siya kung gusto niya bang uminom at hindi naman niya ako tinanggihan. Sa hudyat ko'y lumapit ng waiter na may dala ng in-order kong wine at nilapag sa aming table. Alam na niya kung alin doon ang may gamot na siyang ibibigay niya kay Charmaine at ang wala naman ay sa akin. Ladies and gentlemen, I would like you to taste our finest premium wine. Your favorite vino. Well, just in case if you wonder how much a bottle of wine could be sold, below is two expensive wines and why do they command the price tag? Chateau Cheval de Blanc, 1947, $304,375. The record for most expensive single bottle of wine ever sold goes to an imperial-sized bottle, equivalent to 6 liters, of 1947 Cheval Blanc. Despite being a very hot vintage, it is considered by many to be the finest wine of the century. This famed St. Emilion wine was purchased in 2010 by a private collector at a Christie's auction in Geneva for 192,000 British pounds, price per glass, $7,609,000. Pinagmamasdan kong paglagok niya sa mamahaling wine na pinahanda ko para sa kanya. Straight niyang sinimsim ang laman nito kaya lihim akong napangiti. After 1 hour effect na yun para mga 10 minutes, ay makakaramdam na siya ng init. Ininom ko na rin ang para sa akin at nilapit kong mukha ko sa kanya na halos isang dangkal ang pagitan. I bite my lower lips and ask her, "How does it taste?" Surprisingly, ngumiti siya sa akin. Tinas niyang kupitan niyang wala ng laman at sumagot, "Good. Gusto ko pa ng isa." "Oh sure, tamang-tama yan para mamaya." Wala sa sarili kong nasabi. "Ha?" Paglilinaw niya, ngunit hindi ko na siya sinagot. Muli kong sinanyasan ng waiter at pasimpleng bumulong ng isa pang set. Sa pangalawang basong na inom namin, ay nakaramdam na kaagad ako ng init. Partida, wala pang gamot yung akin. Paano pa kaya siya? "Babe, tara na. Gusto mong pumunta tayo sa deck ng cruise? Para magpahangin at para na rin bumaba ang kinain natin?" Alok ko sa kanya. Kailangan ko muna kasi siyang libangin ng kulang isang oras para pagdating namin sa kwarto namin. Erektang bakbakan na kaagad. "Oo, sige. Parang nga rin ako nagiinit eh. Mataas ba yung alcohol ng wine na yun at parang bumibilis yata yung tibok ng puso ko?" "Oo, babe. Pero masarap naman, hindi ba?" "Yes, masarap nga talatang mamahalin. Honestly, hindi naman mataas ang alcohol content nun. Pinili kong wine na may pinaka-mild ang tama para makasiguradong tatalabang nilagay ko doon na pampalibog. Itong pinakahintay kong gabi, kaya magdamag ko siyang pauungulin. Samantala, sinamantala kong pagkakataon na nasa deck kami ng cruise. Habang pareho kami nagpapahangin, ay pumunta ako sa may likuran niya at mabilis na sinakop ang maliit niyang bewang. Napakalamig ng ihip ng hangin, kaya unti-unti kong pinagapang ang aking mga kamay mula sa bewang niya patungo sa kanyang balikat. Sinasadya ko rin ikaskas ang aking pagkalalaki sa kanyang puwatan upang akitin siya. I rub it to her satin white dress and it makes my dick go harder and harder. "Ah, Rafael." Nung una hinahawi niya pang kamay ko, alam kong iniiwas niyang kanyang sarili sa tigas na tigas kong pagkalalaki. Kaya muli kong binalik sa kanyang bewang ang makasalanan kong kamay. Continuous lang ang aking pang-aakit sa ginagawa ko hanggang sa hindi na siya pumapalag. Unti-unti na sigurong tumatalabang ininom niya. "Ah, babe, you taste like cherries.
Sinimulan kong hawiin ang kanyang buhok at bahagya akong yumuko para halikan ang kanyang leeg. Hindi siya tumutol sa mga damping halik na ginawa ko kaya sa pangalawang pagkakataon ko'y nilaplap ko ng kanyang leeg hanggang sa kabila na lang nalipat ang kamay ko sa kanyang malusog na dibdib. I love you, my wife. Patuloy lang ako sa paghalik at padila sa kanyang leeg hanggang sa marinig ko ng mahina't parang pigil niyang pag-ungol. Alam kong madadala na siya dahil panay ng kislot niya. Rafael, nakikiliti ako. Do you want me to stop? Pil yung tanong ko. Yes, maraming tao dito. But do you like it? Alanganin na gustuhan niyang ginawa ko na parang hindi. Ewan ko pero huminto ako sa katinignan ko ng magiging reaksyon niya. She bit her lower lips at saka lumingon sa paligid. Maraming tao dito, ngunit wala namang pakialamanan kaya ewan ko ba kung nahihiya siya o ano. Lumalalim ng gabi kaya hindi na ako nakapagpigil. Hinila ko siya pabalik sa kwarto namin at pagkasara na pagkasara pa lamang ng pinto namin ay dito ko na siya pinako sa pintot saka siniil ng halik habang hawak siya sa magkabilang balikat para kung sakaling humindi siya sa akin ay hindi siya makakawala. Kaya naman, laking tuwa ng puso ko nang lumaban siya sa aking mga halik. I guess, tumalab ng gamot na hinalo ko sa kanyang inumin, kaya naman ganun na lang ang naging mapusok ang halikan namin. Don't stop, please. Kiss me deeply. Wika niya habang tumitirik ang mata. Sandali kasi akong huminto sa paghalik para hantingin ang suot niyang white dress. Ang tagal ko na kasing nagkikrave sa dibdib niya kaya matapos kong masihan sa kanyang labi, ay dito na agad ako lumipat ng paghalik. Oh my, take it slowly. Oh my gosh. Para akong sanggol na dumede sa ina. Babe, you know how long I've longing for this? These are all mine. Rafael, please take me. Pakiusap niya sa akin habang nakataas ang dalawa niyang kamay kapantay ng ulo niya. Saying na sinusurrender na niya lahat ang sarili niya sa akin. As you wish, babe. Halinghing niya ngunit parang bigla ko nanlata knowing na hindi na pala siya barhan. Ayoko sanang isipin na si Jacob ang nakabutas sa kanya kaso si Jacob ang kasama niya na mawala siya na mahigit isang buwan. Ang gago na yun. Hindi ko talaga siya mapapatawa dahil ninakaw niyang pagiging berhen ng asawa ko na dapat ay para sa akin. Rafael, why did you stop? Please continue. Go on and take me until I can't walk. Wika ni Shamin sa akin habang punong-puno ng pagnanasang mga mata. Kahit na alam ko naman na epekto lang na inihalo ko sa kanyang inumin, kaya siya nagkakaganito ngayon. Na kung hindi ko ginawa yun ay walang mangyayari sa amin ngayon, ay inalis ko na sa isipan kong gagong Jacob na yon. I look at the brighter side. Maybe he's the first but what is more important is I am the last. Sa'yo na ako, Rafael. Sa'yo lang. Tila musika sa akin tengang aking narinig kaya naman ginanahan ako ulit. Pinihit ko siya para patalikurin at saka ako gumalaw sa kanyang likuran. Ang ginagawa niya ngayon kaya sobrang nagiinit talaga ako. Latang-lata kami parehas matapos naming matapos. Hindi na nga namin magawang magbihis ng damit namin at natulog kaming nakahubad. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay na narinig ko. Parang may umiiyak kaya naisip ko na si Charmaine lang naman ang kasama ko ritong sumampa ng barko at siya lang din naman ang kasama ko rito sa kwarto. Pagtingin ko sa aking bandang kanan ay dito ko na nakumpirma na umiiyak nga siya habang nakatapis ng kumot ang hubad niyang katawan. Babe, why are you crying? Tanong ko sa kanya ngunit parang alam ko ng sagot. Wala na nga palang talab ang inihalo kong gamot sa kanyang inumin kaya balik na naman kami sa normal. Ang magsalita ako sa hangin. Tungkol ba sa nangyari sa atin kagabi, babe? Babe, you are the one who asked, remember? Isa pa mag-asawa naman na tayo. Hindi ba kaya ano naman ang masama kung may mangyari sa atin? Ito na atang konsekwensa sa ginawa kong parasahang kasal namin. Araw-araw, kailangan kong tigasan ang loob ko't umarte na parang okay lang sa akin ang lahat. Ako ang tipo ng taong masasaktan pero hindi sumusuko. Ganun ako kaya dinadaan ko na lang sa ngiti ang lahat. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan mag-asawa na kami? 1 week ang bakasyon namin ni Charmin dito sa Caribbean Cruise, kaya gagawin ko talagang lahat para pasiyahin siya sa aming honeymoon hanggang sa makalimutan na niyang tuluyan sa Jacob. Hindi malaman ni Charmin kung paanong kaskas ang gagawin niya sa kanyang katawan dahil pakaramdam niya ay napakarumi niya. Kahit nakasal na siya sa iba ay pakaramdam niya ay maling-mali ang nangyari sa kanila ni Rafael. Feeling niya ay nagkasala siya kay Jacob. Babe, open the door. Please, umiiyak ka pa rin ba? Charmin, there's nothing wrong about what happened. Asawa na kita at kaya nga tayo nandito ay dahil honeymoon natin. Lumabas ka na dyan. Parang walang narinig si Charmaine.
Patuloy lang niyang pinapaagos ang buhay na tubig sa kanyang katawan. Sinisisi niya sarili niya dahil hinayaan niyang may mangyari sa kanila. Bagay na hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Basta na lamang kasi siyang nagising na walang saplot na sa katawan habang maraming pulang marka rin na nagkalat sa iba't ibang parte ng katawan niya, lalo na sa kanyang dibdib. Iyak siya ng iyak. Makalipas ang mahigit isang oras na pamamalagi niya sa banyo, ay lumabas na rin siya. As expected, naroon sa labas nitong kanyang asawa. Malamlam ang mga mata at mababa na agmon lungkot dito. Bagsak balikat lang niya itong nilampasan na parang hindi niya nakita. Hindi naman niya ito masita sa ginawa sa kanya dahil nga pumayag siyang maikasal dito kahit sa loob-loob niya ay masamang masama ang loob niya. Mabilis siyang nagbihis habang pinapanood lamang ito. Nang makabihis na siya, dito na siya nito nilapitan. Rafael grabbed her hands and looked her in her eyes. Pinagsisisihan mo bang nangyari sa atin kagabi? Ayaw mo ba talaga sa akin dahil si Jacob ang laman ng puso't isipan mo? Charmaine, ang unfair mo naman. Ako ang nandito para sa'yo. Ako ng asawa mo pero bakit parang diring-diri ka sa akin? Charmaine, mahal kita. Mahal na mahal kita kaya kahit nasasaktan ako sa pinapakita mo sa akin, pinipilit ko na lang na huwag kang pansinin. Sana isipin mo rin yung nararamdaman ko. Paano ko may paparamdam sa yung pagmamahal ko kung ayaw mo akong bigyan ng chance para gawin yun? I want to give you the world. Pero ano, Charmaine, wala ka nang magagawa kung hindi kalimutan na lamang si Jacob. Tinan mo nga, hinahanap ka ba niya? Asan siya ngayon? Sigurado ka bang kagaya mo yung nalulungkot din siya gaya mo? Anong assurance mo? Ganon kadali, Charmaine? Ganon kakabilis na nagmahal sa taong hindi mo naman lubos nakakilala? Rafael shakes her shoulder. Sinabi lang niyang gusto niyang sabihin sa asawa. Mula sa pagkakayukot, nag-angat na ng mukha si Charmaine at mapula rin ang mga mata. Muli itong masaganang luha ang dumaloy sa pisngin nito matapos na pumikit. She loves Jacob pero nakonsensya sa sinasabi ni Rafael. Sorry, Rafael. Sorry kung pwede lamang sanang turuan ang puso kong kanino to titibok. Naisip din naman ni Charmaine ang sitwasyon nila. Na dapat ay kay Rafael na lamang ang puso't isipan niya kaso naisip niya rin talaga sa Jacob. Ang unang lalaki nagpatibok ng puso niya. Charmaine, it's okay. It's okay not to be your first. I want to be your last. Kahit gaano pa katagal yan, mag-aantay ako kaso pwede bang tingnan mo ko bilang asawa mo na? O kahit kaibigan? Charmaine, huwag mo kong pagkaitan, please. Hayaan mong sumaya ka sa piling ko. Sandaling natulala si Charmaine at pilit na pinoproseso sa isipan niya ang sinasabi ni Rafael. It hits her big time. The word first. Lalaki si Rafael at alam niya na may iba na nakauna sa asawa niya kaya sino ba naman si Charmaine kung mananatili niya pang sakta ng asawa niya. Oo, Rafael. Pipilitin ko, patawarin mo ko. Napayakap siya ng mahigpit sa kanyang asawa dahil guilty siya sa kanyang nagawa. Kung hindi sana siya tumakas noon, hindi sana sila magkakakilala na Jacob. Hindi sana siya mahihirapan ngayon. Samantala, pinilit na lang ni Charmaine ang sarili niya na pakisamahan ng asawa. Sa kanilang honeymoon ay pinilit niya maging masaya kasama ito. They spent 7 days in the Caribbean cruise na parang nagbabanding bilang isang magkaibigan. At kontento naman na dun si Rafael. Babe, you have no idea how happy I am. Huwag kang mag-alala, marami pa tayong lugar na pupuntahan sa susunod. We will make more happy memories together. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Rafael hanggang makauwi na sila ng bahay. Magkahawak kamay pa sila na pumasok sa kwarto. Tulog na rin kasi ang mga magulang ni Rafael, kaya hindi na sila nagpakita muna dahil anong oras na rin naman ang madaling araw. Pagkapasok nila sa loob ay sinimplihan ni Rafael ng akbay ang asawa at panakaw na umalik sa pisngi. Nagulat man si Charmaine sa kanyang ginawa, kaya inaman naman na hindi ito nagalit. Gumanti pa nga ito ng halik sa pisngi rin ni Rafael. Maya-maya pa ay sabay na silang nahiga sa kama. Akala ni Rafael ay tuloy-tuloy ng pagiging sweet nila sa isa't isa, kaya sinamantala niyang antok na si Charmaine at pinasok ang kanyang kamay sa loob ng t-shirt nito upang tuntunin na mataas na bulubundukin, kaso hinawi nitong kamay niya. Pagod ako, Rafael. Gusto ko na mamahinga. Para tuloy na pahiya si Rafael sa sarili. Buong akala niya kasi okay na sila bilang mag-asawa, ngunit hindi pa rin pala. Malalim na buntong hiningang kanyang pinakawalan bago pumihit patalikod kay Charmaine. Masama ang loob niyang natulog. Kinabukasan, sabay silang nagising dahil sa isang katok galing sa magulang ni Rafael. Tsak na namiss sila nito kaya hindi na nakapaghintay na magising sila. Si Rafael lang siyang tumayo sa higaan at nagbukas ng pinto, samantalang si Charmaine na nagpunta sa banyo para maligot mag-ayos ng sarili. Iho, breakfast is ready. Nasa si Charmaine? Wika ng ina niya habang nililingap si Charmaine. Nasa CR, ma'am. Sige po,
Bababa na po kami. After 15 minutes ay sabay na silang nagtungo sa dining table kung saan nakahandang ang grandeng almusal. Welcome presents na rin ito ng mga magulang ni Rafael para sa kanila na siyang bagong kasal. Hindi naman nila ito parehong inaasahan. Paano naihanda ito ng mga magulang ni Rafael nang hindi nila nalaman? Apat lamang silang nakaupo sa bilog na lamesa na gawa sa salamin at ang pagkain na nakahain sa kanila ay animoy 10 tao ng kakain. Kamusta? Kamusta, iha? Lalo kang gumanda after niyo mag-honeymoon. Iba talaga kapag nadidiligan ng bulaklak. Pabirong sabi ng ina ni Rafael. Sumang-ayon naman si Don Luca sa sinabi ng asawa. Solong anak lang naman kasi si Rafael, kaya ito lang ang inaasahan nilang makakapagbigay ng apo sa kanila. Naku, sana naman sa honeymoon ninyong yan, eh nakabuo na sana kayo ng baby. Gustong-gusto ko na kasing magka-apo. Huwag kayong mag-alala, Dad. Next month, tsak kung matutupad ng matagal nyo ng inaasam. Parang siguradong-sigurado si Rafael sa kanyang sinabi. Pinutok niya kasi sa loob ni Charmaine na lahat ng nilabas niyang katas noong unang gabi ng kanilang honeymoon. Aba, aasahan namin yun, anak, ha? Sabay-sabay na nilang pinagsaluhan ang pagkaing nakahain. Pansamantalang naging tahimik dahil sa nag-umpisa na nga silang kumain. Maya-maya lang ay biglang naduwal si Charmaine habang nagsasandok pa lang ng pagkain sa kanyang pinggan. Pagkaamoy pa lang kasi niya sa murkon ay bigla nang bumaligtad ang kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumayo at nagpunta ng banyo at doon na siya inabutan ng pagsusuka. Sa likod niya ay naroon si Rafael na hindi maipintang muka. What's wrong, babe? Anong masakit sa'yo? Tanong nito ngunit sa kanyang isipan ay may namumuong hinala. No way, no way. Mali sanang iniisip niya habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi ko alam, pagkaamoy na pagkaamoy ko pa lang sa ulam, bigla nang bumaliktad ang sikmura ko. Mukhang hindi mo gustong ulam na yun. Ah, ganun ba? Anong ulam ba yun? Yung beef morcon. Beef morcon? Oo eh. Okay, ipapaalis ko na lang sa lamesa para hindi mo maamoy. Salamat. Nagpatay mali siya na lamang si Rafael sa kanyang hinala. Mahirap naman kasi napag-isipan niya na masama si Charmaine. Naisip niyang manigurado kaya may naisip siyang plano. Naisip ni Rafael na bumili ng pregnancy test para magkaroon ng kasagutan ng malaking katanungang gumugulo sa kanyang isipan, but the problem is, hindi niya malalaman kung paano makakakuha ng ihi si Charmaine. Ayaw naman niyang magtanong dahil ayaw niyang masaktan. Kung totoo nga kasing buntis ito ay maliwanag na hindi sa kanya yun. Dahil katatapos lang ng kanilang honeymoon, isang linggo pa lamang ang nakakaraan. Marahil ay wala ring alam si Charmaine na maaring nakabuo na sila na Jacob sa loob ng isang buwan at kalahati nilang pagsasama. Makalipas ang 4 na araw, araw-araw naririnig ni Rafael na sumusuka si Charmaine sa umaga at madalas antukin at mainitin ang ulo kaya lalong tumitibay ang kanyang hinala. Hindi nga lang siya makakuha ng pagkakataon na makuhaan ito ng urine sample upang magkaalaman na. Isang araw, habang walang mga magulang ni Rafael at tanging sila lang naman dalawa ang nandoon sa bahay kaya naman sinabi ni Rafael sa kanyang sarili na hindi pwedeng matapos ang araw na ito na hindi siya nagkakaalaman. Yung gusto niyang malaman ng totoo ngunit ayaw niya masaktan. Negative or positive, hindi magbabagong pagtingin ko sa kanya. Wika ni Rafael sa hangin habang pinagmamasdan ng asawa na nagdidilig ng halaman. Minsan, ganun yata talagang nagagawa ng pag-ibig. Handa mong tiisin ang sakit manatili lamang siya sa tabi mo. Maya-maya pa'y bigla na lang tumumba si Charmaine sa kinatatayuan. Jesus, Charmaine! Dali-daling tumakbo si Rafael at nilapitan ng asawa. Wake up, babe! Wake up! Sobrang putla na walang malay niyang asawa at hindi tumagising kahit na tinatampal na niya ito. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras at kaagad niya itong binuhat at sinakay sa kotse para dalhin sa ospital. Magaan si Charmaine at parang may sakit kaya hindi niya talaga mapigilan ang mag-alala. Hindi kaya stress? Hindi malaman ni Rafael ang gagawin. Hindi siya mapakali sa labas ng emergency room at naghihintay ng results mula sa doktor. Ilang sandali pa ay lumabas ng doktor na tumingin sa kanyang asawa. Maaliwalas naman ang mukha nito kaya nakahinga ng maluwag si Rafael. Doc, how's my wife? Is she okay? Diretsahan tanong niya rito. Isang malaking ngiting ginawad ng foreigner na doktor sa kanya at nilahad ang kamay. Congratulations! Your wife is a 1-month pregnant. Biglang gumuho ang mundo ni Rafael sa sinabi ng doktor. Ito na kasi ang kasagutan sa tanong niya. Positive na buntis si Charmaine at negative na siya ang ama ng bata dahil 11 days pa lamang ang nakalipas buhat ng may nangyari sa kanila.
Tila napipi siya at hindi na niya maitago sa harap ng doktor ang pagkadismaya sa kanyang mukha. "Aren't you happy? Or you're in state of shock, mister? First child? Well, that's okay. By the way, I have to go. Again, congratulations." Naiwan si Rafael na nakatulala, nanginginig ang kanyang mga kamay na parang gusto niyang suntukin ang pader. "Hayop ka, Jacob. Nag-iwan ka pa talaga ng resibo?" Hindi mapagdesisyonan ni Rafael kung paano niya sasabihin kay Charmin ang nalaman. Kahit na gusto niya itong sitahin at sumbatan sa kataksila nito ay hindi niya pwedeng gawin dahil tsak na magkakaroon ito ng rason para bumalik kay Jacob. Naisip ni Rafael na sarili niya na lamang ang nalaman. Hindi rin pwedeng malaman ng mga magulang niya na nagdadalang tao ang kanyang asawa ngunit hindi sa kanya. Tsak na sila mismo magpapawalang bisa ng kasal nila. Sa huli, nagdesisyon si Rafael na hintayin na lang lumaki ang siya ni Charmaine nang sa gayon isipin ito ng mga magulang niya na kanyang pinagbubuntis nito. Samantala, makalipas ang 3 oras na pamamalagi ni Charmaine sa ospital ay pinauwi na rin sila ng doktor. Matapos marestahan, umarte ng normal si Rafael na parang hindi siya nasaktan sa nangyari. Ganun niya kamahal si Charmaine. Sa halip na tabangan siya rito'y lalo niya pa itong inalagaan. Lahat ng hilingin itong kainin ay binibili niya at lahat ng kasungitan ito'y pinagpapasensyahan niya. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 buwan, unti-unti na lumalaki ang tiyan ni Charmaine at hindi yan nakalagpas sa mga magulang ni Rafael. "Honey, wala ka bang napapansin sa manugang natin?" "Meron, malaki ang tinaba niya." "Hiyang siya rito sa Paris." "Anong hiyang? Malakas ang kutub ko na magkakaupo na tayo." "Hindi kasi taba yan. Malakang ang lumalapad sa kanya kaya 99% sure akong buntis ng manugang natin." Binalingan ito si Charmaine at diretsyong tinanong. "Iha, kailan ang huling regla mo?" Dito naman parang umurong ang dila ni Charmaine. Hindi niya alam kung ano ang tamang isasagot niya. Charmaine's point of view. 3 months ago nang sinugod ako ni Rafael sa ospital, gawa nga ng himatayin ako. Noong una, inakala kong stress nang ako kaya ako nahimatay, pero nang marinig kong usapan ng doktor at nurse na tumingin sa akin ay doon ko nalaman na 4 weeks and 2 days na pala akong buntis. Nagulat talaga ako sa narinig at the same time ay natakot. Tsak na yari ako kay Rafael kapag nalaman niya dahil maliwanag na hindi sa kanyang pinagbubuntis ko kung hindi kay Jacob. 11 days pa lang kasi ang nakalipas buhat nang may nangyari sa amin at sigurado akong magbabago ang Rafael na kilala ko dahil sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Pabor sa akin kung hihilingin niya sa akin na maghiwalay na lang kami dahil hindi niya matatanggap ang bata. Kaso hindi eh. After kasing lumabas ng doktor sa emergency room ay siya namang pasok ni Rafael na siyang todo asikaso sa akin. Nagtaka talaga ako dahil hindi ganitong treatment ang inaasahan ko. Ang expected ko kasi ay mumurahin niya ako at pagsasalitaan ng masakit. Kaso hindi eh, hindi ganun. Naisip kong baka hindi nabanggit sa kanya ng doktor ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hanggang sa nakauwi kami wala pa rin nagbago sa Rafael na pinakasalan ko. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 buwan, buhat nang dalhin niya ako sa ospital. Bale, 4 na buwan itong pinagbubuntis ko at hindi na makakaila sa mga magulang ni Rafael dahil sa unti-unti na ngang lumalaki ang tiyan ko. "Iha, kailan ang huling regla mo?" Tanong ng mama niya, hindi ko masagot ng tama ang tanong niya dahil malalaman nila ang totoo. Hindi sa natatakot akong malaman nila, naaawa ko at nahihiya sa ngayong asawa ko nang si Rafael. Wala kasi siyang alam na ang batang pinagbubuntis ko ay kay Jacob. "Oo nga babe, kailan ang huling menstruation mo?" "Ha eh, hindi ko alam eh. After ba ng honeymoon natin dinatnan ka pa?" Nangingisla pa ang mata ng tanong niya. Maybe umaasa rin siyang magiging ama na siya. "Hindi na." Mahinang sagot ko habang mahigpit ang hawak sa kutsara at tinidor. Maya-maya pa'y bigla na lang siyang sumigaw. "Oh my, magiging tatay na ako. Charmaine, you're pregnant. God, thank you God, all to glory. All glories to you." Bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit at pinaghahalikan sa aking pisngi sa harap ng kanyang magulang. Makikita mo sa kanya na sabik na rin siyang maging ama, ngunit ang problema ay hindi naman sa kanya ito. Hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa kanyang totoo. Siguro hindi muna ngayon dahil ang gusto ko ay kausapin ko siya ng sarilinan. "Sabi ko na nga ba eh, mabibigyan na tayo ng apo, ang galing mo anak, nadali mo ka agad sa honeymoon nyo." Dagdag pa ng kanyang ama na si Don Lucas. 3 buwan na kaming nagsasama bilang mag-asawa, ngunit hindi na inaulit. Samantala, hindi ko masisisi ang sarili ko kung bakit gabi-gabi ay naiisip ko sa Jacob. Nasaan na kaya siya ngayon? Hinahanap pa rin kaya niya ako ngayon?
Sa isang banda, kasal lang naman kami ni Rafael at madali lang magpaanal. Kung ipagtatapat ko kay Rafael na kay Jacob ang bata sa sinapupunan ko, siguro naman siya ng kusang bibitaw sa akin. Mali naman din na paasahin ko siyang sa kanya ito. Siyempre gusto ko rin naman na lumaki ang anak ko sa totoo niyang tatay, sa lalaking tunay ko ring mahal. Kasong hirap, sobrang bait ni Rafael sa akin. Naawa ako sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung paano ko umpisahan. Araw-araw akong naghahanap ng tiyempo para kausapin siya tungkol sa bagay na ito. God knows na hindi ko siya sinasadyang lokohin. Sarili niyang nilapit niya sa akin kaya naging komplikado ang lahat. Isang gabi habang nakahiga na si Rafael sa kama namin, ay naisip ko itong siguro na magandang pagkakataon para magtapat sa kanya. Wala rin ang magulang niya rito. Hindi na ako nagdalawang isip na lapitan siya. Naupo ako sa gilid niya at bumuga muna ng hangin. Patawarin niya sana ako pero ito ang tama. At gagawin ko ang tama. Seryoso siyang nanonood na palabas sa TV, kaya nagumpisa na akong tawagin ang atensyon niya. Rafael, pwede ba tayong mag-usap? Panimula ko sa kanya. Nilingon niya naman ako kaagad at sinagot. Sure babe, about what? Sandali niya ako nilingon at mabilis din niyang binalik sa television ang atensyon. Tungkol sa pagbubuntis ko. Rafael, gusto ko sana ipagtapat sa'yo na. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang bigla niyang nilakasan ng volume nang pinapanood kaya napatingin din tuloy ako doon at doon sa pinapanood niya. Ay isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Showbiz news, Jacob Cuevas and her rumored girlfriend spotted dating in France. Jacob is the owner / CEO of a well-known brand jewelry luxury J. The handsome CEO is exclusively dating her secretary now, and according to our source, he proposed to Nicole in that photo. Everyone says that their love story is like a fairy tale because the boss fell to his employee. Everyone? Hindi ko na natapos panoorin ang nasabing balita dahil pinatay na ni Rafael ang TV at saka ko muling hinarap. What did you say again? Patay Malaysia pa siya. Alam ko namang sinadya niyang mapanood ko yung balita. Well, in fairness, nagtagumpay siyang saktan ako. Aaminin ko, gustong gusto kong umiyak ngayon dahil sa aking napanood. Ngayon parang naniniwala na ako sa mga naririnig ko tungkol kay Jacob. He's a womanizer at mahilig siyang magpapalit-palit ng babae. At ako, isa ko sa mga babaeng yun. Tangang naniwala na totoo ang mga sinasabi niya sa akin. Napakatanga ko. Bakit naniwala ko sa pagmamahal na isang Jacob Cuevas? Samantalang ang lalaking kaharap ko ngayon ay totoong nagmamahal sa akin. Bakit ako umasa na hinahanap niya ako gayong hindi naman ganong kalalim ang naging relasyon namin? Babe, are you with me? Ano nga ulit ka ako yung sasabihin mo kamo? Wala, kalimutan mo na yun. Naging mabuting asawa pa rin si Rafael kay Charmaine hanggang sa dumating ng araw na humilab ang kanyang tiyan. Never nilang napag-usapan ang tungkol kay Jacob at unti-unti na rin binura ni Charmaine sa kanyang isipan ang nakaraan nila na Jacob at pinilit na papasukin si Rafael sa kanyang puso. Congratulations! It's a healthy baby boy! He's so handsome, just like your daddy! Wika ng nurse hospital. Maiyak-iyak naman si Rafael habang pinapangko ang sanggol. Hindi niya masabing tears of joy yon dahil ang batang yun ay ang bunga ng pagtataksil ni Charmaine sa kanya. Hindi alam ni Charmaine na alam na ni Rafael na hindi sa kanyang bata dahil ang pinapakita ni Rafael sa harapan niya ay parang mahal na mahal nitong bata. Babe, anong papangalan natin sa anak natin? Tanong pa nito. Dylan Soto. Ito na ang pampawi ni Charmaine sa lahat ng sakit na binigay niya kay Rafael. Sinunod niya sa apelido na itong pangalan ng kanyang anak. Ayaw na ni Charmaine na gawing komplikado pang mga bagay-bagay. Hinayaan na niyang kay Rafael na lang ipagkatiwala ang kanyang anak. Tutalay kasal naman sila nito kaysa kay Jacob na walang kasiguraduhan. Nagkakulay at nagkasigla din ang bahay nila Rafael sa pagdating ni Dylan. Tuwang-tuwa sila dahil may Dylan na sa kanilang bahay at kahit anong busy ng tao na mga ito ay sinisiguro nilang mai-provide sa bata lahat ng pangangailangan nito. Makalipas ang 4 na buwan, saktong 1 taon na rin sa pamamalagi nila sa Paris ay pinabinyagan na rin si Dylan. At dahil unang apo ito ni Don Lucas ay niregalo nito ang ilan pang negosyo nila dito sa Paris tulad ng mga hotels and restaurant sa araw ng binyag nito. Kumbaga, sanggol pa lang ay bilyonaryo ng bata. Nagigilty naman si Charmaine at wala siyang magawa. Malugod niyang tinanggap ang lahat ng binigay ng magulang ni Rafael at sinuklian na lang ng kabutihan ang mga ginagawa ng mga ito. Hanggang sa isang araw, isang malungkot na balitang nakarating sa kanila. Charmaine, umuwi kayo rito. Charmaine, si Dad wala na. Please, umuwi muna kayo rito bago man lang dalhin si Dad sa huli niyang hantungan ay makita mo siya. Ano, Rumia? Totoo ba yan? Paano nangyari yan? Parang ayaw ko maniwala.
Totoo siya, Maine. Wala na si Dad. Inatake siya sa puso habang natutulog, kaya umuwi ka na. Oo, uuwi rin ako kaagad. I will tell Rafael. Magkaiba man ang dahilan, tila parang kumokonekta talagang nangyayari. Saktong 1 year din ang bumalik sila sa Pilipinas. Kaso sa pagkakataong ito'y tatlo na silang bumalik. Si Charmaine, si Rafael at si Baby Dylan. Punong-puno na hinagpis at panghihinayang ang puso ni Charmaine dahil hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makasamang ama ng matagal na panahon. Kukunti lang naiwan itong mga alaala at karamihan pa sa mga ito ay puro masasakit pa. Nasa likod lang niya palagi ang asawa at ito ang naging sandalan niya. Sa ganitong panahon, nahinang-hina siya. Si Rafael at ang anak niya, napuno rin na pakikiramay ang burol na matandang si Ching mula sa mga kaibigan nito sa negosyo. Ang lahat ng ito ay nagpakita sa burol, maliban sa taon dati niyang minahal. Marahil ay hindi pa nito alam na nagbalik na siya sa Pilipinas at hindi rin naman niya gustong malaman ito dahil ayaw na niyang makita ang lalaki na sumugat sa kanyang puso. Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Charmaine sa Pilipinas? Muli kayang magtagpo ang landas nila ni Jacob? May pag-asa pa kaya sa kanilang dalawa? Ngayong kasal na siya kay Rafael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.